aking paglilinis. Sino pa kasi naglinis ng sapatos ko eh? Ako po ang naglinis. Pasensya na po kayo kung hindi maayos ang paglilinis ko. Buti naman at inamin mo. Sa tingin mo ba pwede akong umalis ng hindi makintab ang sapatos ko? Pero meron ba namang ibang pwedeng maglinis niyan bukod sa'yo, hindi ba? Pero... Ano pang hinihintay dyan? Kilos na! Opo, Miss Larinia. Bilisan lang ni Sarah ang paglilinis. Sanay ang sarili ko sa ganung bagay. Becky, gusto kong sanayin ang sarili ko sa mga ganitong sitwasyon para magtagal pa ako dito. Miss Sarah? Huwag ka mag-alala sa akin, Becky. O, paano? Ikaw na muna mamalansya, ha? Sige. Na siguradong ikagugulat yung lahat. Kaya hindi pa rin pwedeng sabihin. Tama! Andiyan na! Sarah? Iaabot ko na ito kay Lavinia. Nilinisan mo ba ulit tong sapatos ko? Oo. May ginagawa si Becky kaya ako ang naglinis. Ganun ba? Nilinis mong sapatos ko? Dahil ikaw naman ang dating student representative. Pwede na rin siguro ang linis mo. Isuot mo sa akin ang sapatos ko. Pero, laging niya... Pwede ba tumahimik ka na lang dyan? Ano pang iniintay mo? Bakit? Ano bang masama sa pinagagawa ko sa'yo? Eh, pareho lang naman kayo ni Becky na katulong, hindi ba? Bilis, isuot mo sa akin ng sapatos ko. Oh, mga bata, ano pang ginagawa niyo dyan? Kayo pala, Miss Amelia? Mm. Ang
Kasi po, gusto raw makita ni Sarah yung bago kong sapatos. Kaya ipinakita ko sa kanya. Totoo yan, hindi ba? Ah, ganun ba? Bakit ngayon pa kung kailan paalis ka na? O siya, sige. Bilisan mo na paghahanda. Hihintayin ka na lang namin doon, Lavinia. Opo, tapos na ba ako, Melia? Halika na, Lavinia. Kumusta? Anong sabi ni Miss Lavinia? May ginawa pa siyang masama sa'yo? Huwag ka na mag-alala, Becky. Hayaan mo na siya. Dahil sigurado ako na kahit siya, nahihirapan din sa mga ginagawa niya. Alam ko, na balang araw, maiisip niya rin kung anong ginagawa niya. Sarah? Kayong dalawa! Mamaya nyo na ituloy yan. Meron pa muna kayong dapat tapusin. Opo. May gagamit na raw kasi dun sa pinakamagandang kwarto sa itaas na tinutuyan mo dati. Inutusan ako ni Miss Minchie na ayusin na ngayon ang kwartong yon. Iniwan ko kasi yung para kayo ng linis. Lilinisan natin to. Ito yung kwarto na tinutuluyan mo noon, tapos ngayon ikaw ang maglilinis nito. Nahihiya ako sa'yo, Miss Sarah, dahil kailangan mo pang gawin ito. Becky. Pasensya na, pero kasi hindi ko mapikilan ang sarili kong hindi malungkot. Huwag mo nang isipin yan. Ayos lang ako, kaya huwag kang mag-alala. Tara na, maglinis na tayo. Oo, sige, Miss Sarah. Guard, meron na yata titira dun sa dating kwarto ni Sarah. Nililinis nga nila ni Becky yung kwarto ngayon eh. Dapat pala umalis si Lavinia para salubungin yung bagong darating. Tama, ganun na nga yun. Iniisip ko nga kung bakit ganun na lang ang paghahanda nila. Hindi kaya ganun na lang kayaman yung bagong darating? Sarah! Ano po yan, Miss Minchin? Pabayaan mo na muna si Becky dito. Maya-maya lang ay darating ang mga bisita. Kaya bumili ka ng magagandang bulaklak. Opo, Miss Minchin. Oo nga pala. Sabihin mo rin kay Molly na hanapin niya yung menu para sa espesyal na putahe. Maliwanag? Opo. Sige po, Miss Minchin. Oh, haya. Kailangan kong lahat ang gulay na yan. Opo, Mr. James. Oo nga pala. Ang bilin sa akin ni Miss Minchin, gawin kong espesyal at napakasarap nung lulutuin kong beef roast. Kaya pumili ka ng magandang baka. Opo, Mr. James. James, dali! Dumating na yung mga bagahe. Tulungan mo ako mabuhat. Ah, pambihira talaga. Magbubuhat na naman. Sino kayang bagong darating? Sana mabait siya. Ay, ito, bilo na bilo. Suke, dito, suke. Malakas ang beta natin ngayon. Sana laging ganito.
Peter! Sarah! Buti dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. Ano bang binibili mo ngayon, ha? Ang sabi nila, may mga darating daw na espesyal na bisita. Kaya pinabibili nila ako ng bulaklak, ng mga gulay at magandang klase ng baka. Okay, sige. Tara. Unahin na natin puntahan yung bilihan ng mga bulaklak. Ganun palang nangyari. Ibig sabihin, isang anak ng mayaman ang papalito sa kuwarto mo nun. Minsan talaga, napakalupit ng tadhana. Tita naman eh, para tuloy naiiyak na rin ako dahil dyan sa mga sinasabi nyo. Hayaan mo na, Peter. Huwag mo na isipin yun. Sige. Kaya nga po, tita. Sana po simula ngayon, tutulungan nyo na si Sarah, ha? Aba, oo. Siyempre naman, Peter. Miss Sarah, hanggang ngayon, alam mo bang, malinaw na malinaw pa rin sa isip ko yung malaprinsesa mong itsura at tindig nun. O sige, bibigyan kita ng malaking discount. Marami pong salamat. Oh, ayan. Patatas. Sibuyas. Sukay, Tita. Ano pa? Oh. Mas masarap ang roast beef kapag lalagyan ninyo ng karot. Oh, ayan. Malaki ang itinabod ko dyan, ha? Marami pong salamat, Manong. Ah, oh, wala yun. Bumalik kayo. Ah! Peter, sandali! Kung bibili kayo ng karne, pumunta kayo sa pwesto ni George, doon sa May Liden Hall. Sabihin ninyong ako nang papunta para bigyan kayo ng discount. Salamat po, Tito! Oh, eksakto na. Oh? Oh, dinagdagan ko pa yan, ha? Ikamusta nyo na lang ako, eh, paring Willie. Salamat po, Mang George! Wala ka na ba, Peter? Estudyante na darating. Ha? Si Lavinia? Wala silang ibang kasama? Ang ganda ng damit ni Lavinia, oh. Oo nga eh! Ang ganda! Sa lahat ng nabili natin karne ng baka, ito ang pinakamaganda. Bilisan mo, James. Dumating na yung mga magulang ni Lavinia. Ihanda mo yung espesyal nating putahe. O sige, gagawin ko itong pinakamasarap. Pero humanda-handa na tayo. Malakas ang kutob ko na simula ngayon siguradong mag-iiba ng trato ni Miss Minchin kay Lavinia. Tama ka. Kompleto na ba ang regado? Oo, kompleto na. Ah, Sarah. Magdala ka nga pala ng tsado sa guest room. Opo, Miss Molly. At ikaw naman, Becky. Ayusin mo itong mga bulaklak doon sa pinakamagandang kwarto sa itaas. Opo, Miss Molly. Mami Sarah! Si Lavinia? Oo. Alam ko na yun. Oo, totoo yun, Miss Minchin. Nakakatuwa nga eh. Mula nang lumaki pa ang minanang langis sa asawa ko, alam mo bang iimbitahan pa siya sa mga party ng presidente? Ay, kung pwede nga lang nahatiin sa apat ng katawan niya. sa mga party ng presidente? Nakatutuwang marinig yan. Kung meron kaming taga-suporta na isang tulad niyo na maginoong lalaki, ikararangal namin yun. Kaya nga sana. Gusto namin makalipat na ng kwarto sa Lavinia. Matagal na niyang gusto doon sa espesyal niyong kwarto. Nabasa nga po namin yun sa sulat niyo. Inihanda na po namin ang kwarto tulad ng gusto niyo. Sige, pasok.
Sarah, dalhin mo na yung mga damit ni Miss Lavinia doon sa pinakamagandang kwarto sa itaas. Opo, Miss Minchin. Ay, napakarami namin pinamiling damit ni Lavinia kanina. Para na siyang prinsesa sa dami ng mga pinamili niya eh. At ang mamahal pa. Ay, nakakapagod talaga. Ay, mabuti dumating ka na. Hindi ko kasi maayos tong bulaklak eh. Tutulungan na kita. Pasensya na, Miss Sarah. Alam kong hindi to dapat sabihin sa'yo, pero kasi... Naiinis ako pag naiisip ko na sa dinami-dami ng mga mababait na batang estudyante rito, si Lavinia pa ang kailangan mong pagsilbihan. Hi, Becky. Nangako ka na hindi mo na ulit sasabihin yan, di ba? Ayan, ilagay na natin to sa kwarto. Oo. Sige, Miss Sarah. Angela! Pwede ko na bang makita ang magiging kwarto ng anak ko? Dito po tayo. Ang galing mo talaga mag-ayos ng bulaklak, Miss Sarah. Pero Becky, marunong ka rin naman ah. Oh! Napakagandang kwarto nito. Lavinia, siguro naman nagustuhan mo ito. Opo, nagustuhan ko. Sarah, naayos niyo na ba ang buong kwarto ni Miss Lavinia? Opo, maayos na po lahat. Oo nga pala. Muntik ko pang makalimutan. May hihilingin pa nga pala ako sa inyo. Ano ho yun? Sabihin niyo. Matagal na kayong hinihiling sa akin na anak ko na gusto niya magkaroon ng katulong. Katulong? Huwag kayong mag-alala. Kami naman ang magbabayad sa kanya. Ay, sige ho. Wala akong problema. Meron na ba kayong kinuha para sa kanya? Teka, sandali. Kung hindi ako nagkakamali, Sarah ang pangalan ng gusto niya. Huh? Ano, Miss Minchin? Pwede niyo bang ibigay ang batang yon para maging personal na katulong ng anak ko, ha? Si Sarah? Mabait at masipag daw kasi ang batang yon. Nga, siya ang pinili na Lavinia para maging personal niyang katulong. Paano na, ate? Bakit, Miss Minchin? May problema ba? Wala. Pero, kasi mas mabuting tanungin mo muna siya. Oo, sige. Tama lang naman na tanungin muna siya kung papayag siya. Ikaw ba, yung si Sarah? Kung papayag ka na maging personal na katulong ng anak kong si Lavinia, ipagpapasalamat ko yun. Sarah, nasa iyo ang desisyon. Kung ayaw mo, pwede ka naman tumanggi. Tinatanggap ko po. Payag po ako. Pero, Miss Sarah, payag ako kung... Papayag lang po ako kung matatanggap po ni Lavinia na maging personal niyang katulong ang dati niyang kaklase. Sarah, anong sinabi mo? Miss Minchin, ipaliwanag mo kung anong ibig sabihin nito. Kasi estudyante namin noon ang batang ito. Kaya nga lang namatay ang papa niya, kaya kami na lang ang kumukup sa kanya. Kaya nga, Hindi namin alam ang bagay na yun. Bakit hindi mo sinabi, Lavinia? Pero po kasi, Papa... Ah!
naintindihan ko na. Lavinia! Lavinia! Lavinia, hindi ako makapapayag na maging personal mo siyang katulong. Nakakahiya ang gusto mo mangyari. Paano mo naisip ang bagay na yan? Patawad, Miss Minchin. Pero hindi na kailangan na magkaroon pa siya ng personal na katulong. Pero Han... Hindi na. Nag-desisyon na ako. Ah, Miss Minchin. Maaari bang kalimutan mo na lang ang mga nangyari para na rin sa anak ko? Sama si Lavinia dahil sa mga sinabi ko. Pero, kailangan kong gawin yun. Dahil yun na lang ang natitirang paraan para mapigilan ko ang masama niyang balak sa akin.